Hi guys, what's up? So non-bike related vlog muna tayo ngayon. Gagawa tayo ng char siu chicken. Ito yung katulad nung in-order natin sa Hawker Chan, yung manok nila doon. Pipilitin natin gayahin. Na-try ko na gumawa nito once and successful naman. So, tatry ko ulit gawin ngayon. So, we'll see. Siyempre, kailangan natin ng manok. Yung iba ay ginagamit nila yung breast part. So, pero ako ito, pinili ko yung quarter bed para juicy kasi yung breast part nagda-dry yun eh. So, una natin gagawin dito sa manok is i-fillet natin. So, tingnan eh. So, una kong gagawin, ititrim ko yung manok. Aalisin natin yung mga sobrang balat tulad ito. Saka ito, alisin natin. Kasi masusunog yun eh. Kaya ititrim natin ito. Malinis. Siyempre lahat dapat trim natin. Ayan, tulad nyan. Sobrang taba. Mas malinis. Tapos, dito tayo mag-fillet. So, paano mag-fillet? So, linisan muna natin. Paano tayo mag-fillet? So, yung pag-fillet, pinanood ko lang din sa YouTube eh. So, hanapin mo muna yung buto dito. Yung pag-ganyan. Tutusukin mo lang yan dyan. Suntutin mo lang. Tapos, let the knife do the work. Ayan. Mararamdaman mo naman sa paghiwa mo yun. Yung galaw ng kutsilyo. So, huwag mo lang masyadong pipwersahin kasi baka maiwa mo rin yung buto. Masama mo dun sa fillet. Yan yung yan. Importante dito, huwag kang manggigigil. Pasensya lang, ganun. Ayan. Ayan, nakita. Tapos, pagdating dito, ito yung isang buto. Ano mo na to, i-snap mo lang. Ayan. Saka mo siya ititrim ulit. Tuloy mo na yung mga connector. So, sa pag-fillet, medyo makaalat ah. Lalo na kung hindi ka expert kagaya ko. Hindi ako expert mag-fillet. So, natanggalan natin yung
puto. Keep lang natin to, pwede pa to sa mga ano, panggawa ng chicken stock. So yun guys, ito na yung unang na-fillet ko. Medyo nag-fill ako kasi nagkamali ako ng pagbalin ng mga buto. So ayan, ito yung resulta. Ito nagka-suga tayo. Pero ito okay na to. Wala na tong buto. Ano yan, yung ilalim niya. So, papakita ko ulit for ano, yung second one naman na nalilang. So tatabi lang natin to. So, una natin nga hanapin is yung parang triangle na buto dito. Fillet ulit. Fillet knife ulit. Dahan-dahan talaga kasi magagaya kayo sa akin kasi nagdahan-dahan. And just medyo hindi naman malalim. Dumulas lang yung buto. Hirap pag hindi matalas yung ano yung silyo. Dagdag pa hirap. So yan, ang tanggalan natin itong isang buto. So kanina, inuna ko is itong thigh bone. So dapat pala ito ang unahin natin, yung sa leg bone. So una, ito. Iiwain na natin dito. Alisin natin yung connectors nung sa leg bone. Paikot. Dahan-dahan. Putulin mo lahat ng connector. Putol na yan. I-scrape mo lang yung laman. Kung saan nandudulas yan. So, pag dumulas na siyang ganyan, kamok sa babalian. Kailangan yung itong inalaki mo nandito sa gitna, yung nagko-connect sa joint ng thigh bone tsaka leg bone bago mo siya babalian. Ayan. Ayun. Hindi mo siya marinig na mag-snap pero maramdaman mo dito eh. Tapos, iti-twist mo lang yan. Twist mo lang kung saan ang matatanggal yung leg bone. Diba? Magic. So, okay na. Yung last bone na tatanggalin natin is ito, yung sa thigh bone. Slide mo lang ulit dyan yung pang fillet mo na kutsilyo. Let the knife do the work, sabi nga ni Gordon. Scrape, scrape lang yan. Medyo makalat talaga siya eh.
Scrape, scrape. Kaya naman iba ito kasi may isa pang buto yan sa dito sa may leg, may sobrang buto pa yun ito, makakapa mo siya dito, ito. Ito sobrang buto yan, so kaya medyo matigas pa to, kakapain mo lang yan, salisin mo yung ibang connectors pa. Kung kaya hilahin, pwede hilahin. If not, ibig sabihin may mga connectors pa yan, kaya matibay. May hirap hilahin. Isang buto sa may leg, so kailangan natin i-trim pa to. Thigh bone. So yung leg bone, naiwan siya ito. Ito yan, leg bone yan, na maliit. Papain mo lang kung may buto-buto pa, wala naman. So if wala, ayusin mo na siya. Ayan. So, ito yung leg, ito yung thigh, diba? Ganun lang yan. Piling natin na quarter leg, apat. Ito yung mga natirang buto. Madami-dami din. So, pwede yan gawin natin, isahog sa lugaw, o kahit anong mga soup. Sopas, pwede yan. So, gagawin na natin yung marinade. So, gagawa na tayo ng marinade. So, una, toyo. Mga tatlong kutsara. Two, three. Tapos tatlong kutsara din ng dark soy sauce. So may dark soy sauce kami. Ito. Ito. One, two, three. Tapos ito, hoisin sauce, mga ganun din siguro. Ito,
bango to eh. So yan, mga 2 tablespoons siguro, gamit tayo ng ibang kutsara. Tapos, importante sa lahat, hindi natin malimutan, magkakain tayo ng luya. Kasi ito yung pinaka magpapalase sa char siu. Kapit na. Tatlong bawang din. Parang equal lang sila. Kayo rin lahat ng pito. So, nalagyan na natin ng luya at bawang. So, next naman is nalagyan natin itong 5 spice. 1 ano lang, isang scoop lang. Yeah. Tapos isang scoop din itong white pepper. Wala pang lalagyan kaya ganito lang muna. Kaya ng isang scoop. Tapos balik mo na rin. Ito brown sugar, isa pa sa magbibigay ng lasa sa char siu. 2 kutsara. Tapos dalawang kutsara din itong honey. Isa tong ano, isa to sa importante ng ingredients. Actually, 2 tablespoon din. Okay na to. Gawin natin 3 para mas masarap. Dadagdagin ko rin ng ginger powder. Mga half ano lang scoop nito. Dagdag flavor lang. Tapos lagyan natin itong oyster sauce. So, lahatin ko na to kasi bawas na rin naman ito eh. So, dagdagan ko pa pala. So, pare, bale 2 tablespoons din ng oyster sauce. So, yan. Ito na lahat yun. Tapos mix na lang natin. Mix well. Sabi nga ni Grandpa. Sure na nahalong mabuti. Maamoy mo na agad yung ano eh,
Kai Spice tsaka yung Luwia. Kasi yun yung mga strong flavors talaga. And after nan, tsaka natin ilalagay yung mga manok na ating finilay. So, pag ganyan, make sure nyo na covered lahat. Sarap to, guys. Sinasabi ko sa inyo. Dali lang tong gawin. Yung magpapahirap talaga sa inyo is yung pag-fillet. Kung hindi kayo sanay mag-fillet, kagaya ko. Second time ko lang mag-fillet ng quarter leg. Pero pag nasanay ka na, tapos matalas pa yung kutsilyo mo, madali na yun. Saan kasi medyo mapurol na eh, kaya hirap i-fillet ng manok. Make sure na covered lahat. Yan. Tapos, ibababad natin to overnight. Bukas ko to lulutuin sa oven namin. Many hours later. Hello guys, so after 12 hours, ito na yung kalalabasan ng ating binabad na manok. Ano siya? So, nag-preheat, in-reheat ko na yung ano namin, yung oven. Ayan. So, kailangan natin ilagay dito. Pero bago natin ilagay, advice is dapat lagyan natin ng foil para masalo na ito lahat yung juice. Yung ang galing dun sa chicken. So, ganyan lang yan. Kailangan lang naman masasalo yung juice. So, yan. Tsaka natin ilalagay yung ating manok sa isa. Ooh, strong flavor talaga. So yung sauce mamaya ipupunas natin yan dyan mamaya. Parang i-heat muna natin siya ng 10 minutes. So after 10 minutes brush natin dyan yung interang sauce para mas masarap. So yan, lalagyan natin sa oven. Tapos, iset natin yung timer ng 20 minutes. 20 minutes, tapos 30 degrees Celsius. Ayan. Tapos, after 10 minutes, ilalabas ulit natin para pahira nung natirang sauce. Ayan, so after 10 minutes, nilabas ko muna siya para pahira nito. Tanya ko naman, may gumaganda na yung kulay. Mas maganda to pag may food coloring na kulay pula. Mas nakakatakam yung kulay.
So yung sauce gagawin ko dito, lulutuin ko to kasi pwede natin tong pangsabaw sa kanin. So ibabalik ko na to ulit sa oven. So habang nakasalang sa oven yung manok, lulutuin ko na tong sauce. Ito yung dito ko binabad yung manok. Dami pa yan, oh. Pwede mong gawin ano yan. Hinalang natin yung apoy. Sarap yan. Tapos, sahaluin mo lang ng haluin yan. Yung lumapot. Yan. Bale, ito na yung sauce pang sabaw sa kanin. Alis ko lang sa oven ng itong manok. At ito na siya. Diba? Fresh from the oven. May mga itim-itim yan, yung dark soy sauce tsaka yung honey. So, ililipat ko muna ito ng lalagyan. Ayan. So, bali, ito na yung char siu chicken natin. Tapos, kinuha ko yung sabaw. Ang daming sabaw dun sa nilutuan niya. So, ayan. Dumami yung sabaw natin. So, gagawin ko, hiwain ko muna yan. Kuha tayo ng isa. So, nahiwa ko na yung manok. Ito na siya. May kanin na rin ako. So, lalagay na lang natin. So, top. Mas maganda yan kung may pechay. Kahit nilagang pechay lang. Ganun. Kaso, wala. Hindi ako nakabili. So, tapos, nalagay lang natin ng konting sabaw. Ayan. Tapos, garnish natin ng konting onion chives. Kasi wala nga tayong kulay. So, yan. Yeah.